Hello netizen, welcome to my YouTube channel, Pinchik Vlog. This is Ate Panmoy and I'm here now in hospital. I'm here in the hospital and trying to visit one friend that had a surgery, and so I was able to visit because I'm the only one visitor for a while. You see, no other people here yet. Yes. Anyway, yan. In the hospital in Hong Kong, visiting hour is in lunchtime is 12, I think. 12 to 2. And in the afternoon is 5 to 8. Yes. So if you want to visit somebody or somebody who is sick, then you can visit them during the office, the visiting hour. So I'm here now, and I'm just a bit emotional because there are lots of patients in the area. I've been in that room, and the room is so different because this is the operation. It's about a brain or head operation. Head surgery. So we are here in neurosurgery high dependency unit. So ang ward na ito ay sa mga may neurosurgery, yung sa brain, sa head. So the ward is lots of patients, and because there are lots of patients, some is not in the room, some nasa outside na the ward. So like that, the bed is there. Yeah, but this one is still here in the lobby. But in the room, you can see some is not in the room. They are in the hall. And some is, these are also waiting for another patients here. So it's here. Yeah, but this is the lobby. And then they will bring it inside the ward. And in the ward, it's full of lots of patients. And some is not in the room. They are in the hallway, as I told you. And what broke my heart is patients are older people. So they are older people, and some of them are, you know, in the situation that but I cannot, of course it's not allowed to video them inside, but as I see them, habang nakikita ko sila, dumudugo ang puso ko kasi talagang it's so helpless. Siyempre helpless talaga kayo pag kayo may sakit, kasi di ba, kaya nakamask kami, kasi alam mo naman sa hospital, pag nag-visit ka ng hospital, kailangan nakamask ka. Kahit na wala ng COVID dito sa Hong Kong, pag mag-visit ka, nakamas. So, ito, nakamas si Ate Panmoy. Yeah. So, I'm here in the lobby now and talking to you, friend, na better huwag kayong magkakasakit. Lalo na yung mga ka-OFW natin. Diba? Nakakalungkot kasi pag nagkakasakit ka na, wala kang pamilya na dadalaw sa'yo, na magkukomfort sa'yo. Hindi siya convenient. Kaya, kailangan lagi kayong magpalakas. Okay? Okay, mga kasakit. So pagtatrabaho ninyo, ingatan niyo yung sarili ninyo. Huwag niyo masyadong abusuhin ang sarili ninyo. Pag hindi niyo kaya, sabihin niyo sa amo ninyo. Kasi siyempre hindi naman kayo robot, 'di ba? So huwag kayong matakot. Sabihin niyo lang yung totoo, kasi yung iba siyempre natatakot ma-terminate, natatakot pagalitan ng amo. Anyway, sabihin niyo lang, pag hindi niyo kaya, yung ibang amo naman gagawa ng paraan. Minsan tutulungan kayo o maghahanap ng ibang way para hindi kayo mahirapan. So, yun po ang dapat natin gawin. Just tell the truth, okay? Just sabihin ninyo kung ano yung nararamdaman nyo. Anyway, nandito ako. Ang nakakalungkot na observe ko yung katabi naming pasyente, matanda na siya. Tapos, yung bang makikita mong helpless siya. Anyway, wala nang, malis na yung mga nag-visit sa kanya, and then siguro may kailangan siyang tulong. Chinese, hindi ko mamaintindihan . Sinubukan ko nga siyang tulungan dahil nagpapabangon yata. Ba, napakabigat nung binangon ko. Kaya hindi ako pwede maging nurse kasi may back pain ako . Hindi ako pwede magbuha talaga. At saka alam niyo, pag matatanda talaga ang, kaya nga mahirap maging yung bang ang tawag dito, yung sa mga old age care, yung mga nag-aalaga ng mga matatanda, napakahirap na trabaho yan. Kasi kahit sabihin yung payat ang matanda, mabibigat sila. Kaya, yun. At saka, yung iba, syempre mga nurse din, mga busy-busy, yung iba hindi na nila minsan napapansin na ganito-ganoon. At saka, talagang, syempre, mga, madaming pasyente ngayon sa loob, di ko alam, pero ang daming pasyente,
Yan. Yung iba nakaano na lang sa daanan nga. Kasi nga siguro dahil maraming pasyente ngayon. Operation pa yun ha, sa brain. Kasi neuro nga, neuro. Pag neuro, neurology means sa brain yun. Kaya surgical, ibig sabihin nun, operation, di ba? Kaya nga, ayan o. Oh. Tuturuan ko kayo. Oh. Neurology. Neurology sa brain. Surgical, yan yung operation din yan. Okay? And dito tayo ngayon. So, sa inyo na alaganin niyo yung sarili ninyo. Mas mahigi pang, ako din, ayoko talagang mag-stay sa hospital. Pero, wala tayong magagawa minsan pag tayo may sakit. Kaya dapat alagaan natin yung sarili natin na huwag tayong magkakasakit. Kasi ang hirap talaga pag na-stay tayo ng hospital. Lalong-lalo na yung pag meron tayong surgery. Very helpless tayo. Talagang helpless. Nakadepende na lang tayo sa ibang tao. Kasi huwag din na tayo makakilos. Pagkain, di tayo makakain ng maayos. Katulad kanina, yung binisita ko, siyempre, bagong opera siya, marami pang mga nakakabit sa kanyang mga katawan dahil nga ino-observe pa siya. Tapos yung kanyang sa head operation niya, yung kanyang blood na may tubo pa, tapos sinasak pa yung blood para mabawasan pa kasi may blood clotting sa kanyang head, ganun. Kaya parang nakakaano ng puso, nakakadugo ng puso, yung nakakalungkot kasi makikita mo talaga na pagpasyente talaga helpless. Kaya ako bihira talaga, ayoko talagang mag-ano ng hospital dahil noon, naalala ko ang nanay ko, lagi ako sa hospital noon dahil lagi ko siyang sinasamahan. Kaya sabi ko na ko, Lord, huwag sana po ako magkakasakit. Kasi ang hirap magkasakit, di ba? Kasi nga, unang-una, pag nag-stay ka sa hospital, boring. Kala nyo ba, madali lang mag-stay sa hospital? Sabi nyo lang, walang magawa, walang ginagawa yung mga nasa mga pasyente sa hospital. Pero, boring. Boring mag-stay sa hospital. Kahit sabi mo lang, kain tulog yung ginagawa mo sa hospital dahil may sakit ka. Mas maigi pa yung nasa labas ka na may ginagawa kaysa yung walang ginagawa. Napakahirap nung walang ginagawa. Yan talaga ang mahirap na gawin sa buhay. Kaya, yun, ingatan niyo po yung mga sarili niyo. Huwag kayo magkakasakit. Lalo na yung mga ka-OFW natin na nasa ibang bansa. Dahil napakahirap nang magkasakit. Kaya anyway, doon sa mga friend naman natin o doon sa mga may sakit, we always pray to God na pagalingin siya. Yan, yung, you know, God is our great healer. Pag-pray natin sila na pagalingin sila ng Panginoon. Pag-pray natin yung mga nurses na bigyan sila ng more power, more strength, more patience sa mga pasyente. Pag-pray natin ang mga doktor, more wisdom sa kanilang paggagamot sa mga pasyente nila. At sa mga pasyente naman, yung healing nila, complete healing. Yan, kaya lagi natin pag-pray yung mga may sakit kasi talagang helpless ka talaga pag may sakit ka eh. Kaya ito, nandito na naman ako, nakita ko na naman yung mga may sakit. Para ba nagdurugo yung puso ko, nakikita ko silang merong nandiyan na kanina, yung inaano yung kanyang lalamunan, may inaano sa lalamunan niya, tapos yung isa naman, merong ganitong ginagawa, yung isa naman, ganito, yung mga nurse, busy-busy, inaasikaso, lalo na yung area na pinuntahan ko ay neurology. Puro mga karamihan na inopera sa utak o sa brain, dito sa ulo. Kaya medyo mas critical yung situation nila. Hindi naman sila nasa ICU, pero at least yung kanilang ano, kasi utak ko yun eh, brain yun eh, di ba? Kaya minsan parang naiisip mo ano. Kaya yun, nasi. So ayan po ang dapat ninyong laging isipin na ano, lagi tayong mag-pray kay Lord na ingatan tayo na huwag tayong magkakasakit. Kaya nga minsan ako din eh, minsan nag-worry ako sa sarili ko eh. The more you worry, the more ka magkakasakit. Kaya, ano, kailangan lang. Huwag tayo mag-worry na mag-worry. Be happy. Keep smiling. Dapat lagi tayong happy. Lagi tayong masaya. Diba? Yun lang yun. Para at least, yung ating katawan ay laging nagiging happy. Nagiging healthy din. Okay? So, yan po ang sharing ko sa inyo na ang pagbibisit ko dito sa hospital na talagang mas maiging huwag tayong ma-hospital. Huwag tayong magkasakit. Diba? At para doon sa mga pamilya o sa mga kaibigan nating may sakit, huwag po nating kalimutang ipag-pray sila at dalawin sila at i-comfort sila at kung ano may maibibigay nating tulong sa kanila, itulong natin. Yun lang po, Mrs. Sheko. So, this is Ate Pan, my Pink Chick Vlog. Always remember, be happy, be healthy.
And keep trusting the Lord. Thank you. Bye-bye. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Pinchik Vlog. Ayan. Na ano ko, minsan may mga dumadaan-daan eh. Kaya na ano tayo. Okay? Okay, let's go. Okay, let's go. Here in the hospital.